Mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. Ito pong videong to ay inaalay ko dun sa mga nagparticipates sa mga participants na naglakas loob na sumagot sa aking katanungan. At ako po ay magbibigay ng tigli limang libong piso sa makakasagot po ng tanong ko. So, ito po yung simple contest na ginawa ko. Ito po. Sana mabasa po ninyo rito. So, ito po ay totoong nangyari sa isang buhay ng isang taxpayer. 5,000 ho ang ibibigay ko kung sino yung tatama. So, explain ko lang ho sa inyo yung mechanics. So, sabi ho dito sa aking explanation, ayan, nakihang ko ho. Sabi ko, nung January 17, I did not know that my accountants were just filing these returns without proceeding into paying the corresponding amount shown on each face. I was stunned when I received this notice from the BIR. I do not have 36 million pesos right now, and in all probability, I will not earn such a huge amount in the nearest future. What is the first step to do? So, kung kayo ho ay sumali rito, dapat ho ninyong unang-unang itanong sa sarili ninyo. Magandang sina-shoutout ko si Maureen Brasa, magaling na bookkeeper yan at malapit ng maging lawyer. Ah, nag-aaral ng pagiging lawyer yan eh. So, ang una ho na dapat ho ninyong i-establish dito yung tanong. Sino ba yung tinatanong? What is the first step to do? Ano yung first step? So, kung marami kang tanong, ano yung unang-una? Yan. So, kanino yung tanong? What is the first step to do? Dun ba sa presidente, tinatanong niya ba yung sarili niya? Definitely. Pag tinanong niya yung sarili niya, ano sagot niya? Wala. So, therefore, hindi para sa kanya yung tanong. Ibig sabihin, hindi niya alam yung gagawin kahit tanong niya pa ulit-ulit kung ano gagawin sa 36 million. Hindi niya masasagot yun. Kaya, susunod na ano dyan, yung bang tanong niyan ay para sa accountant? Hindi rin. Why? Yung accountant, naniniwala siya na yung ginawa niya tama, kaya niya i-file. Okay? Kung mali yung ginawa niya, hindi niya ipa-file yun. O ngayon, ang tanong na yan, para ho sa mga taong bayan na nakakaintindi ng tax. Okay? Sa isang tax specialista. So, ang tanong na yan, anong gagawin mo bilang tax specialista, bilang tax lawyer? Definitely, sinabi na sa iyo yung problem. Ano yung problem? Hindi ko alam ang nangyari. Number two, hindi ko kayang bayaran yung 36 million. Merong intensyong bayaran, pero walang pambayad. Ayun. So, ang sinasabi, ikino-convey is, paano ito mare-resolve, mare-reduce, willing magbayad. Merong utang eh. Hindi kaya. So, reduction yung tanong. Okay. So, nagbigay ako ng 5 possible answers. At i-analyze natin yung mga sumali. Okay. Andi dito din si Roger Nueva. Roger, good morning. Magaling na bookkeeper, accountant, CPA ito si Roger. Okay. Yung mga... pangalan na sinasabi ko, si Maureen Brasa at Roger Nueva, i-google nyo lang kung gusto nyo lang kontakin. So, ito po yung 5 choices. Number 1, declare bankruptcy. Letter A, declare bankruptcy. Letter B, bribe BIR officials. Letter C, scold my accountants. Letter D, file BIR Form 2107 and 2110.
pag-usapan natin kung anong ibig sabihin ng 2107 and 2110. And letter E, if you have different answer, comment below. So, 5 who yung choices. Alam mo, isa shoutout ko isa-isa. Ang gagaling ng mga sumagot eh. Ang gagaling. So, ito po yung sinasabi ko. 3 individuals will receive 5K each if they will guess the right answer to the specific question above. Ako po itong si Emelino T Maestro. To all student, okay. So, last day ho nung contest ay January 23, 5 PM natapos. So, ito po yung assessment ng BIR. Okay? 36 million ang kinokolekta. Okay? Ang bigat nun, 36 million. Ito po yung mga nagsisali. Okay? Nasaan yung nagsisali dito? Bakit wala yung mga pangalan nila? Hahanapin natin yung pangalan ng mga nagsisali. Okay. Ba't wala na? Okay. Wala ba sumali? Wala atang sumali. Ba't nawala yung mga pangalan? Dito natin i-view. Choing! Okay. Habang binu-view natin yan, marami pa ho akong... Ay, ito. May 22 comments. Sabi rito ni Ben C. Okay. May sarili siya. Consult a BIR tax specialist, not afraid of BIR. Consult maestro. Okay. Number 2. Ito maganda itong si Dante Bagiste. Ah, ang ganda ng answer ni Dante. First, check the BIR letter for validity and accuracy. Second, double check previously. Ibig sabihin yun yung answer niya. Diba? Sabi niya, double check previous accounting record if this were indeed unpaid. Look for possible proof of payments. Third, negotiate with the BIR officer for lower penalties and check if there are available tax amnesty that could be availed. Fourth, file for damages with your previous accountant if fraud or gross negligence occur. Eh, ang tanong lang po rito is, ano yung first thing to do? First step. So, ang first step, check the BIR letter for validity of accuracy. Okay, tingnan natin yung mga sumusunod. Ganda nito eh. Masarap magbasa nito eh. Ito rin. Okay. Magaling din to, sir. Ah, kung gusto nyo, si Siegfried Bayo Jr. Magaling siyang mag-explain, sir. Tingin ko, kailangan din ninyong tingnan kung matutulungan kayo ni Siegfried. Magaling tong taon to. Option C, does not resolve anything. So, it's out. Totoo to. Sabi niya, yung letter C kasi is, pagalitan mo yung accountant mo. Hindi rin, walang solusyon doon. Letter B, is illegal, so it's out. O, siyempre, yung pagbabribe, hindi pwede yan. Unlawful yan. Out yan. Letter A, if I choose option A, while it will stop the BIR from requiring the taxpayer to pay deficiency tax, it will also subject the assets of the taxpayer to rehabilitation proceedings, making it unacceptable to operate normally. Ang galing! Ang galing no kanya explanation. Hence, the best option is to take chances in applying for compromise settlement for cancellation of taxes, penalties, and interest. Hence, my answer is option D. In-explain niya na. In-explain niya. Ang galing! Siegfried! Sir, saludo ako sa inyo, sir. Okay? So, shout out kay Siegfried Bayo Jr. Magaling siya. So, ang ibig sabihin ng BIR form, explain ko na. Yung BIR form 2107 at sorry. BIR form 2110. Yan po yung pagre-reduce ng tax legally. Pero bago ma-reduce yung tax legally, kailangan mong i-present. Okay? Pag 2107 ang ginamit mo, kailangan mong i-present dalawang bagay. Number 1, financial incapacity. Number 2, arbitrary assessment. Sa case natin, wala namang binabanggit na arbitrary assessment. Actually, galing nga sa BIR yung
Ay, galing sa taxpayer mismo o sa accountant ng taxpayer mismo yung BIR form. And number two, pag sinabi natin financial incapacity, kailangan natin tingnan yung balance sheet. Dito sa kasong to, eh wala namang present na balance sheet. Okay? So, hindi pwedeng sabihin na ang unang first question is mag-ano tayo? Mag-avail tayo ng compromise settlement. Yun yung 217. 2107. Yung 2110, tungkol naman ho yung sa abatement. Pag sinabing abatement, tatanggalin nyo ho yung surcharge, penalty, yung interest maaaring maiwan. Malaki na rin ho yung mawawala. Pero meron hong mga situations para ho maging ganon. At dito sa sitwasyong ito, hindi ho kasama yung failure to pay tax. Kasi 3 taon na hindi binayaran yung tax. 36 months and ang daming return na involved. O times 2 na lang, 72 returns ang involved. Ni isang return, wala kang binayaran. Di ba? Huli, huli. So, yung good faith na kailangan mo, ha? Yung difficult interpretation of the law para masali ka dun sa 2110, BIR form number 210, medyo questionable. Okay. Mamaya sasabihin ko ano answer. So, punta naman tayo rito kay B, ito. Si B or Kia, file tax amnesty. Letter E yan. Si Angel Baluran, letter E din. Documents to prepare and submit. Si Angel. Si Gerald Samonte Ortega, consult a tax expert. Okay, yun yung first step to do. And number. Kay Ramasta Vermi, letter D. Si Ricky Almasa, in good faith, apply for compromise penalty, thus I would go for option D. Si Armando Alcazarin, nalulungkot siya. Nalulungkot si Armando. Si Judy Ann Tobias Garcia, talk to your accountant and show the letter that you received from the BIR and let him her explain. Okay, tapos na ba? Yun na ba lahat? Mukhang yun na lahat. Tingnan ko nga. Kung yun na lahat. 22 na ba yun? Right. Oh, 22 na ata. Oh, tapos na. Naka-20. Pero sabi rito 22 eh. 22. So, most relevant. All comments. Ah, hindi pa tapos. Si Mark Brian Gonzales, letter D. Si Siegfried. Si Jenny Lynn Real Casaul, letter D, tinatanong niya ako. Si Ayan D, kay Mr. ETM. Si Joe Barkio, siyempre first mong gawin as the tax guru. Okay. Kay Angel Baruran, kay Kathy Calvo, letter B. Kay Gerald Samonte Ortega, consulte tax payer, nabasa na natin to. Si Army Torres, option D. Si Lalaine Suliman, letter D. Option D. Kay Crispin Talingting Jr. Kay Sauro Castañeda Pineta, the best is letter D. Goya Lopez Panganiban, file bankruptcy, sir. Letter E to siguro. Romy Saison, letter E din, insolvency. Si Domingo Dantes, file BIR form 2017. And 2110. So, na-explain ko na po sa inyo para kanino yung question. Okay? Ang question ay hindi ho sa presidente at hindi rin sa accountant. Ang question is ikaw, tax specialista. Ano ang first step mo? The answer is sabi ko, kung may different answer ka, i-comment mo. The letter E.
So ano yung comment mo? Na ano yung first step? Dapat yun ang answer. Letter E nga. Pero ano yung step na gagawin mo? Simple lang, sir. The first step to do is ask this question. May letter of authority ka ba sa mga taong nabanggit? Ganun lang kasimple. Because yung question na yon ay mag-o-open up ng malaking opportunity sa presidente, sa accountant, para ma-solve yung problem. Yun ho yung sagot. Okay? Ang winner, ako. Hindi nyo ho, ako ang bayaran nyo ng 5,000. Yung explanation ko hong yan, ilalagay ko sa aking YouTube tsaka sa mga subscriber ko sa aking Facebook ka-taxpayer. Because pag sinabi ko yung sagot na to, kawawa yung taxpayer. Kung binodcast ko, kawawa yung taxpayer kasi mag-i-issue ng letter of authority yung BIR. Malalaman nila yung technique. Pero kapag meron kayong ganitong problema, ang sagot, ang laging lang tanong is, may letter of authority ba yan? Kapag wala, we can solve the problem. Pag meron, we can no longer solve the problem. Yun ho yung letter E, comment your answer. May letter of authority ba yan sa mga taong iyon? So, with that, nagpapasalamat ho ako sa lahat ho ng nagsisali. At may mga ano pa ho tayong dapat itawag nito. Isagutin dito. So, dadagdag ko na. Sayang naman. Ito. Great debate. Ayan. Okay. So, sabi ko dito, ano ba magandang gamitin? Ayan. Best practice. Yung traditional books of accounts. Pag sinabi yung traditional books of accounts, ito ho. Yan, yun yung tradition. Yung bumibili kayo ng libro sa bookstore. Or ito hong computerized accounting system, CAS, o computerized books of accounts. Parang legal po. Ano ba sinasabi ni Mau? Ah, para legal. Okay. So, what is the best books of accounts na gagamitin mo? Yung traditional, pag traditional, ganito eh. Okay. Or, gagamit ka ng computer. Or, yung loose leaf. Or, computerized books of accounts. Nakaregister sa BIR. What is the best practice? Bilang tax specialista, ang nire-recommend ako, kahit meron ho akong ginawang program sa books of accounts, computerized books of accounts, which is hindi ko nagamit because papalit-palit ang batas natin, ang laki ng nalugi ko, ay computerized books of accounts, yung resibo.ph. Hindi ko nagamit ho yan. Laki ng gastos ko dyan. I suggest yung traditional books of accounts. Why? Ang nasa isip ko ho dyan, mas malaki matitipid yung taxes kung gagamit kayo niyan. Ang kailangan lang ho ninyo is manual. Ha? Nakasulat ho kasi dito sa libro ng BIR, Ramo 1-2020, 80% ng transaction ng mga taxpayer ay paulit-ulit. So, ine-expect nila paulit-ulit din yung entry. So, hindi nyo kailangan ng computerized accounting system o computerized books of accounts kung paulit-ulit yung entry ninyo. At makakatipid kayo ng deficiency tax kung traditional books of accounts yun. So, explain ko yan ng mas mahaba kapag kayo ho ay subscriber ko sa Taxpayer Facebook or sa member ko ho kayo sa aking tax specialist na YouTube. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you, be with you, be with you for life.
Saka pala, bago kayo umalis, magtatayo ako ng organisasyon para sa mga bisiklista. Kasi kailangan tayo na gumana para magkaroon tayo ng trail, magkaroon ng sariling karsada ang mga bisiklista. Mag-join tayo, mag-usap-usap tayo. See you later.